Wala yung doctor ni Edwin, yung unang nag-check up sa kanya kasi mas kasi namin sana doon. Kaya lang mula doon ng pandemic, hindi siya nag-clinic. Ngayon, may pinakilala naman kaming doctor kasi pagkatapos, dati kasi doon kami no, kay doktora, kay Dr. Abundo. Yung nag-retire na si Edwin, wala na kaming card na kasi libre yung pa-check up niya noon eh. So nag-member kami dito ng social service. Doon, may mga nakilala din kaming doktor. Since nahawakan na si Edwin noon, parang gusto namin doon na lang din magpa-check up. Hinahanap namin si Dr. Joan Loy. Kaso wala siyang clinic ngayon. Kaya hiningi na namin phone number para tawagan namin Quitec para malaman kung kailan schedule niya. Oo. Naantay namin yung reply ni Doktora, Doktora Loy. Eventually. Dito ko rin. Ito, temperature lang, isa-isa lang. Yan. 36.5 centimeters. Ako wala, kumpanya na ako. Saan pa? We're back sa St. Luke kasi nag-click sa akin yung doctor na may appointment kasi kaya bumalik kami dito. Huh. Last time gusto niya makita yung vlog na pumunta kami dito yan. Mag-a-appel sa taas. Ako yung clinic yung doctor ko. Room 1, 3, 2. Dito sa ground floor. Sa medical. Marami pa ng pasyente, ano? Marami na rin pasyente. Akala namin kami na yun. Hindi. Mga pasyente kaya natuloy yan. Siguro. Malapit din sa ano yun. Saka din nakapagod sa record si Duarte sa inyo. Ano? Sa information, marami na nakashare. Marami na pinagkas. Andito kami ngayon, nag-aantay tawagin ng si Doktor. Sekretary niya pamilya sa akin. So, medyo marami rin ang pasyente. Kaya, nag-waiting sa tawagin kami. Kasi ang schedule namin, alauna. 1 p.m. So, hopefully, magiging malinaw. Para maka wala pa yung doktor. Mga ilang minutes na tayo pa? 20 minutes na kami, wala pa. Baka nasa operating room, ano? Kumisang, gano'n sila yun, nasa operating room. A few moments later. Galing na namin sa hospital, dahil muna kami sa Burger King para mag-merienda. Malapit din si Jesus sa Burger King. Miss na rin namin kumain sa Burger King. Ito muna po kami ngayon sa Burger King. Nag-merienda kami ni Ed. Para medyo mahimas-masan doon sa resulta ng check-up niya. Kasi sabi po ng doktor, kasi yung kaliwa niya dati ng problem yun eh. Matagal na namin pinaproblema yung pinapa-check-up. Tapos nahinto dahil hindi na rin kami pinapunta ng doktor. Ngayon na, kumbaga yung kanan, naapektuhan na rin. Tapos ang masaklap pa, ano, yung ugat niya sa mata niya, sa kanan, na nagdugo, kaya sumabog daw yung dugo, no? Sumabog daw yung dugo. Ngayon,
kailangan ng operasyon. Sa operation, pinaghahanda kami ng 80,000. Pero bago pa yon, meron daw mga laboratory mo nang gagawin. Tapos tinanong daw, tapos sabi din ng doktor na kailangan i-abas din siya. Tapos tinanong namin kung magkano ang abas din, mga 17,000. Kaya sabi namin sa doktor, mag-isipan muna namin, pag-usapan namin dalawa. Pagkatapos namin doon, tumulit ako sa ano, sa social service. Gusto ko iparin yung card namin kasi yung inaabas din si Edwin na nagagastos lang namin, mga 2-4, ganun pinakamalaki na yun. Kasi pag nagamit pa yung PhilHealth, minsan 500 lang. Every 3 months kasi nagagamit ang PhilHealth eh. Kaya inag-isipin namin ni Edwin na syempre babalik kami talaga sa social service. Pero itong sa laser, yung operation, inisip namin kung ipa-private muna namin kasi para urgent kasi dahil nagdugudo, may dugudo, parang hakatakot naman. Kasi sa social service, although pareho naman yung treatment ng gamutan, kaya lang maproseso talaga, magtatagal-tagal pa. Kaya para sa akin, gusto ko maano na siya, yung opera na. Butan, meron naman siyang nakuwang retirement sa SSS, yung nag-retire siya. Meron pa naman natira, kakasya pa. Kakasya pa naman yung pera, kaya bahala na si Lorna. Next day. Kung may bad news na si Edwin mag-operahan yung mata na ang cost 97,000 sabi ng doktor plus yung laboratory pa bago siya operahan, meron din naman good news. Kasi mamaya pupunta kami ni Edwin sa after lunch, pupunta kami ni Edwin doon kay Rasol para kung yung mga pinabili kong barley at saka bibigyan niya raw ako ng peanut butter. Gusto na yung peanut butter na pa naman. Tsaka isa pa, healthy peanut butter. Bakit healthy? Eh kasi ano, dahil sa olive oil, yun lang ginamit na ano, oil. Kaya after mamaya, after lunch, pupunta kami doon. So, stay tuned. Stay tuned. Ayan, pumunta na si Pim sa bahay nila, Sol. Hi! Kami aso. Ha? Dito yung bahay ng ka-office mate ko si Sol. Kunin ko na yung bahay. Sa baba nila, may tinda sila eh. Ayun, shanty bahay. Itong bahay ni Sol, kaya nga, office mate namin lahat. Thank you. Pakagamit kaso na, thank you. Ito yung binigay ni Sol na peanut butter natin. Ang laki. Thank you, Sol. Yun. Dami. Ito yung mga barley na nirequest ko sa kanya. So, kasi tagal ko na rin din nag-barley.
yung barley. Ilang piraso yan? Bali yung apat na box ito ng ano? Yung powder. Ayun na yan? Apat na yan? Oh, apat ko. Apat. Tapos ito, apat din to. Capsule naman to. Capsule. Kasi wala naman akong maintenance sa ano yung carburetor. So, mag-barley. The next morning. Binigay ni Sol sa amin yung pagkuha ko ng barley. Sinabinigyan niya ako to. Bagong gawa to eh. Yung mister niya. Ang bango. Sarap. Mabango? Ang bango. Ang bango. O, sigurado masarap na yan. Hindi yung kape dati. Kape ang iniim ko. Pero ngayon, green tea na. Sa umaga, green tea. Pag namirinda ko sa hapon, kape. So ito yung morning breakfast namin, sliced bread, gardenia, saka oatmeal. Bitigaw ko yung water ng oatmeal. Plus banana. Titikman na namin yung peanut butter. Walang label? Walang label eh. Siyempre homemade siya. Homemade kasi kaya titikman namin bigyan ni Sol, saka ni Chi. Si Chi Romay gawin ito. Saka ni Sol, si Chi. Chi, titikman na namin. Sigurado masarap ko. Sa lumot. Ang gawa daw ito ng olive oil. Siyempre, peanut butter. Sausaw dito sa tea. Ito sa sausaw mo? Hindi sa sausaw. Sarap. Sobra naman. Masarap. Paano kung naubos na to? Bumili ka na. Doon tayo mapuha ngayon kung naubos na. Siyempre hindi naman bigay ng bigay. Kaya lang magawa na kayo ng, ano yun? Magtinda na kayo nito para bibili ulit kami. Sarap, ano ba yun? Ha? Lasan-lasan mo yung mali? Oo nga. Yun nga, ano yung mali? Naroon naman mo yung mali, masarap. Diba? Yeah. Pero napili mo. Yeah. Sarap. Tikman mo sa kutsara mo. Hindi yun sa kutsara mo. Tawa, tikman mo. Hindi ko nang narantikman ko. Ano? Mga niya, nararamdaman mo. Sarap. Ay, hindi ka tayo naman. So, sa susunod ulit. Thank you, Jay and Sol. Thank you, sarap. Oh, makaubos na. Hindi pa, mayroon pa. Dami namin nakain na. 1 inch. Marami kami nakain na. E paano yung panaubos? Yeah, hindi, ganito na lang. Siyempre na, kaya naman kay Sol tsaka China. Hingi tayo ng hingi. Siyempre, hindi naman. Pinatikim lang tayo. Kung pinatikim naman tayo. Kaya ang gagawin na natin, ang gawin mo, hingin mo na lang recipe niya, no? Kung paano ginawa. Turuan ka niyan para... Wala tayong gamit. Para... Hindi, bibili tayo. Para... Kami na lang gagawa. Okay ba yun? Si? Sol? Ituro mo na lang... Ayan na lang, Chiyo. Pag ituruan mo na lang si Peng kung anong gagawin. Para... Sa YouTube, makikita yan. Maliban na lang kung magtitinda kayo nito, kami na lang bibili sa inyo. So, thank you very much. We enjoyed your peanut butter. Masarap. Tama lang yung tamis niya. Tama. Kasi nga dapat hindi masyado matamis. Kasi nga, para iwas sa sugar. Hindi, ganun talaga. Iwas yung, kahit naman sa mga bata sinasabi, iwas sugar talaga para maiwasan yung mga... Kita-kita yung ano niyo. Nagkukusasakit sa mga sugar. So, thank you once again. Sarap po.